What's up guys? Nagbabalik buwi ka at tapos lang na maintenance at main update nila is yung skill guys, no? So, Taoist POV, no, perspective, ang dumagdag sa skill kasi hanggang tier 12 na siya eh. So, tignan natin, no? Isa-isain natin yung skill ng Taoist kung ano nang nagbago. Unahin natin sa ulti. So, diretso tayo sa tier 10 kasi ayun yung pinakadulo. So, ito yung description ng tier 10 namin. Tapos, pag pinindot nyo to is tier 11 na, no? So, makita nyo naman difference, no? Tumaas yung damage. Tapos, yung ray of light na HP recovery is tumaas din. Tapos, dito, pag binaba mo nyo yan. So, nagkaroon ng another description. Nagkaroon na ng EVA. Upon being hit every time, EVA minus 20 for 20 seconds. Max stack is 5, no? So, pag tinatamaan ka, meron kang minus 100 kung umabot ng 5 stack. So, ganun lang. Pag tier 12 tumaas, no? Minus 40. So, pag tinamaan ka ng 5 beses, meron kang minus 200 sa EVA, no? Anyways, Moonlight Wave. Diretso na tayo tier 10. Ito yung tier 10 niya. So, konti lang yung description. Pag ginawang tier 11, yun, no? May dumagdag na naman. Debilitation Rest, tama ba? Ayan. Stun Rest lang una sa tier 10. Pagdating ng tier 11, nagkaroon na ng Debilitation Rest na negative 10. Tapos, tumaas din yung damage. Tumaas yung stun Rest, no? Na negative 40 sa kalaban. Pag ginawang tier 12, Debilitation Rest na negative 30, tapos Stun Rest na negative 50 na for 10 seconds. Pag binaba natin dito, ganun pa rin yung description. Nag-iba lang description sa HP recovery. Pero same lang rin yung effect niyan guys, no? HP recovery. Pinaliit lang nila. Pero tinaas nila yung percentage. Yan, tumataas yung percentage ng monster attack. Ano? Monster attack damage boost, no? So, Sunbeam. Taas natin, tier 10, ito yung tier 10 description. Pag ginawang tier 11, may dumagdag din or nag-iba lang yung description. Ayan o, for 15 seconds, parehas lang yan. Ayan o, pinahaba lang nila. So, 15 pa rin yun. And tumaas lang ng ano sa tier 12, naging 20. Dito medyo sa baba, medyo maraming dumagdag. You know? When killed injury, ayan o, injured. You know? Pag na-killed yung kalaban, causes injuries to have a negative potion effect boost, no? Na 10% pagdating ng tier 11 sa skin ng Sunbeam Sword. Tapos, pag naging tier 12, tumaas lang yung percentage na 30, no? So, negative, ano yan eh? Negative pots effect sa kalaban. Maganda rin yun, pang palambot sa kalaban, no? So, Moonlight Wave, punta tayo sa tier 10. So, ito yung description ng tier 10 na Moonlight Orb. Ito yung description. Pagdating ng tier 11, same pa rin, men. Tumaas lang yung, ano, yung percentage ng ano, crit EVA. Almost parehas lang, guys, no? Pagdating ng tier 12, ayun, nagkaroon ng dagdag. So, minus 200 na rin sa ano, sa EVA. Dati crit EVA lang, ayun, pagdating ng tier 12 is negative 200 na rin ng 10 seconds, no? Pero same pa rin sa description sa baba. Yun lang talaga dumagdag, yung EVA. Dumagdag pag umabot na ano, pag tinamaan ka ng Moonlight Orb. Rain of Blades! Pag tier 10, ito yung description. 11, medyo tumaas lang yung percentage. Pero may dumagdag dito. Or pinahaba lang nila yung description. Plus, by 1, tapos naging plus 1. O nga. Pinagulo lang nila eh, no? So, yun. Critical hit. Parehas pa rin yata. Almost parehas pa rin. Silence Curse triggered. Ay, hindi. May dumagdag. Eba. Ito. When confused, cause injury. Negative na naman to. Negative HP recovery sa kalaban, no? Na 10% pagdating ng tier 12 is 30%. So, basically, guys, yung ano, yung skill ng Taoist, nagpapalambot sa kalaban. Diba? Nagpapalambot yun kasi yung potion effect nila is medyo mababa na. So, yung continuous potion effect nila, bumababa, no? Yung recovery nila sa HP nila. Punta tayo sa tier 10 ng heal. So, ito yung tier 10 ng heal. Ang description, pag ginawa natin tier 11, ayan lang. So, nilagyan dito, accept yourself. Ang mean. So, pag binaba,
Tapos yung tinaas natin. So ano bang nagkaroon na ng accuracy plus 50 yan na 10 seconds. Pag ginawang tier 12, nagkaroon na rin ng monster damage reduction na 10%. Tapos yung accuracy na 50 sa 11, naging 100 na. So yun lang dinagdag sa heal. Ang piercing blade, punta na tayo sa 10. Yan. So almost the same lang. Tumaas lang yung percentage. Ay pala, tier 10 pala. Almost the same nga, tumaas lang yung percentage. Pagbaba natin, ang dumagdag dito is, ayun na rin, yung when confused cause injury to have 10% potion, negative potion effect sa kalaban. No? So, dinagdagan nila ng pampalambot sa kalaban. No? When killed, ito, pag naging tier 12, when killed, negative potion effect na 30, tapos when confused, negative potion effect na 30 sa kalaban. Hindi ko lang alam kung nag-i-stack up yan sa every skill na ginagamit nyo, no? Sana nag-i-stack up. So, mabat yun, min. Wala ka ng potion effect, min. Pag nag-i-stack up, no? So, punta tayo sa tier 10 ng Guardian Circle. So, basically, tumaas lang yung percentage ng effect ng mga skills. Ay, ng skill ng Guardian Silker. Pero, tier 10. Pero, min, eto maganda, guys. Eto. Sa Guardian Circle, ako natuwa. And, tier 10 yan, diba? Pag ginawang tier 11, boom. Remove stun, no? Remove stun, can be used. Remove stun, dispel stun. Pero, tumaas lang rin talaga yung percentage. Pag ginawang tier 12 yung Guardian Circle, guys. Ito, boom. Removes Venomous Shell. So, pag naging tier 12 yung Guardian Circle nyo, guys. Wala nang kwenta yung Venomous ng Arbalist. Palagay ko, ito yung magiging isa sa pinakamagandang skills ng Taoist pagdating ng tier 12 skills. Kasi min, Venomous yan min. Ito yung pinakakalaban nating skill sa Arbalist. No? Tapos, Tai Chi. So, pag ginawang tier 11, tumaas lang rin percentage ng mga effect. Pagdating sa baba, walang masyadong effect. Pagdating ng tier 12, ganun din. Walang masyadong nag-iba sa Tai Chi, guys. So, tumaas na yung percentage ng mga monster damage reduction. Blasting Charm, pagdating na tier 10, ito yung repeat. Darkness. Pag naging 11, medyo tumaas. Nagkaroon na spell attack na negative 50 sa kalaban. So, pa-counter to sa mga spell type na kalaban. No? So, Sorcerer and Darkest. Yan, no? So, yun lang yung dinagdag. Pagdating na 12, tumaas lang rin yung percentage. Negative physical depth na 100. Tapos, negative spell attack na 100 for 10 seconds na siya. So, Ring Slash. Pagdating ng 10, ayan yung bigay ng 10. Okay. Pag ginawang 11, almost the same lang description. Iniba lang nila yung description ng mga skills, ng effect, no? At ang may dinagdag yata dito, ayan. So, sa Soaring Slash, nagkaroon na siya ng skill HP recovery amount na 10% din pag tinamaan yung kalaban. 10 seconds. Tapos, pag tier 12, when inflict both killed and confused, cause greater injury to have, ayun din, HP recovery na negative sa kalaban. Yung sa skill HP recovery, yung mga heal, yung repose, tapos yung tawag dito, yung sa Lancer is yung absorption. Pag naging tier 12 na siya, HP recovery na rin siya ng potion effect na 30, tapos yung skill recovery na 30. No? So, bababa yung pag-absorb nila ng HP pag gumagamit sila ng mga skill na nagpapataas ng buhay. Plus negative effect na rin sa potion nila na HP potion saka sa mga pots na ginagamit nila na 30%, no. Expulsion Circle. Ang tier 10, itong tier 10 description ng expulsion. Removes 'yan. Tapos pag ginawang 11, tumaas lang yung percentage. Humaba lang yung description, nilagyan lang na except yourself ang mean. Tapos nilagyan nila na anti-demon power. So, ganun pa rin. Pagdating ng tier 12, greater heal. Pag ginawa ng 10, dispel. Pag 11 na,
Almost the same. Iniba lang nila description eh. Immune to crowd control to eh, no? Ginawa nilang immune to knockdown and stun. Ang pangit! Pero invincible pa rin. Ang gulo! Immune to crowd control. So, immune ka sa ano, sa silence, sa stun, sa knockdown. Pag ginawa nilang tier 11, immune to knockdown and stun. Pero invincible. Parang ganun na din yun, di ba? Pero invincible, ay hindi. So, parang magiging ano, crowd control, tapos parang immune tayo sa ano, sa Greater Hill dati. Tapos pag ginawang 11, mawawala yung immune na. Pumangit! So, pag ginawa natin 11, mag-immune lang tayo sa knockdown and stun. Ang pangit nun, men! Parang dinegrade nila yung Greater Hill. Ah, hindi. You pala to, you and your party members are invisible. Pero nagugulan tuloy ako, men. Nagugulan tuloy ako dito sa immune to knockdown and stun, tapos immune to crowd control. So, ibig sabihin, yung immune to crowd control dati, nagiging knockdown and stun. So, kasama kasi yung silence sa ano eh, sa crowd control, men. Eh. Silence, ayun yung stun, ayun yung knockdown. So, pwede na tayo ma-silence, ganun ba yun? Pero invincible pa rin tayo ng 2 seconds. 2 seconds from 3 seconds, naging 2 seconds. So, dinegrade talaga nila yung Greater Hill. Okay? You and your party members. 2 seconds na lang. Dinegrade nila yung Greater Hill, men. Ang pangit ni Mirpor, men. Dinegrade nila yung ano, Greater Hill. Ang pangit! So, kung ako sa inyo, guys, di ko i-up yung Greater Hill ko ng tier 11 tsaka tier 12. Gets nyo ba ako? So, do not upgrade your Greater Hill ng tier 11 tsaka tier 12. Sobrang dinegrade nila, oh. Yung 3 seconds, naging 2 na lang. Ang pangit nyo, men. Pero Resurrect Party, maano lang to sa ano sa mga ka-party members, no? Pero men, tier 10, wala naman eh. Ganun pa rin, 5 members. So, 5 members pa rin. Tsaka 50% lang yung buhay na mababalik sa kanila. Same pa rin. May effect overtime pa rin naman tayo pag tier 10. So, guys, sa mga tawis dyan, kautawis ko dyan, guys. Huwag nyo gawing tier 11 tsaka tier 12 yung Greater Hill. Dinegrade nila, guys, oh. Yung invincible natin na 3 seconds, naging 2 seconds na lang. Tapos yung immune to crowd control na mas marami, yung stun, silence, knockdown, ginawa lang nilang knockdown and stun. I mean, crowd control versus knockdown and stun. Ang pangit niya, Mirror. Dinegrade niya yung Greater Hill, min. Pangit. Anyways, para maano niyo, ma-upgrade niyo yung mga skills niyo into tier 11 and tier 12, punta lang kayo sa ano, sa Spiritual Center. Tapos pindutin niyo tong landmark, Supreme Martial Hall, Supreme Martial Hall. Nabubulol pa. Punta lang kayo dito. Tapos, nandito yung mga super characters. Forma, no? Kung ganyan lang yung characters natin, no? May aura, ha? Man. So, dito tayo sa Taoist. Kakrap nyo dito yung skill, guys, no? So, ito yung mga kailangan nyo. Kailangan nyo ng legendary skill. Kailangan nyo ng white essence and black essence. Plus 50 pieces na Epicasurium. 10, Dragon Steel na 500. Ang mahal. So, ito yung mga, ano, yung mga skill. Sa mga Taoist dyan, unahin nyo yung Guardian Circle. Kailangan natin ma-tier 12 yun. Guardian Circle. Hanapin natin dito yung Guardian Circle. So, sa tingin ko, para maging tier 11 is 1%. Ayaw nga pala, may success chance nga pala to, guys, no? So, may failure pa rin. 40% lang, no? Failure reward. So, pag na-failure kayo,
Bibigyan kayo na nitong Divine Dragon Blue Dragon Statue Box. Ang gulo. Divine Dragon Blue Dragon Statue Box. Hindi ko alam kung saan gagamitin yan. Tignan natin kung saan. Wala pang merong ganyan. Yung Guardian Circle talaga, min. The best yung Guardian Circle para saan. Tapos lahat ng ano ng attack skill ng Taoist, may minus potion effect sa kalaban. Min, di sila makakapag-heal. Sana, pwede mag-stack up yun. Yung minus potion effect. Para hindi sila nag-heal. Anyways, marami pang ano, guys, marami pang update. Pero ito yung pinaka-update ni Mir 4 as of June 27. Meron pang ano, event, Mirage Celebration Summon Ticket Discount ends. Ay, hindi pala yan. New character. Character customized option Arbalest. Fars Arbalest. Yung ano nyo, yung second hand weapon nyo, pwede nyo na i-op. Ewan ko sa settings. Portal duration, recharge method, improve. Yung sa ano, sa mga tawag dito, SP and MS. May confirmation na lalabas kung gagamit kayo ng gold or ticket. Raid. Ito, medyo nalulungkot ako dito kasi, guys. Sa raid is yung mga uncommon support box. Like yung ito. Iniipon kasi ito eh. Itong spirit treasure na uncommon. Tsaka yung magic stone na uncommon. Ililesen na nila, hindi na nila bibigay sa loob ng raid ng Crimson Dragon Nest, Hidden Altar, Sabok Execution Ground, Viper Beast Prison, and Forgotten Arena. Wala nang ganun na makakuha, no, yung uncommon na spirit treasure and magic stone. Pati na rin sa boss raid na Drange, Ghostly Boogie, Kleidogen, tsaka Heavenly Asura, and Nefariox Celestial Overload. Wala na kayong makakuwang uncommon na ganito, guys. So, hindi na tayo makakapag-ipon. Maganda sana to. Pwede sana ipunin yan. Sabi is, papalitan na lang ng rare. No? Hindi ko lang alam kung rare talaga. So, rare na talaga bibigay nila sa inyo. So, Crimson Dragoness mag-start sa ano, sa raid. Pataas. Tapos, sa ano naman, sa boss is the range. So, rare na yung ganitong bibigay, no? Tsaka ito. Okay. So, yun lang yung mga update. Next event, hindi ko alam kung mayroong next event. Yung nakanina sa ano, dito. Tayo. Ito, si Yuin. New Age. Wala pa siya, oh. Not in the event period. So, tingin ko mayroong lalabas dyan. Hindi ko lang alam. Think meron yan. Think ko. Tignan ko sa patch note. So, wala pang sinasabing new event. So, hintayin na lang natin kung i-update nila tong UN New Age na event. Anyways, that's it, guys. This is Bowie. Main, sa mga Taoist dyan, huwag nyo gawing tier 11 Greater Hill. Ang pangit ng update nila na yun. Tapos, pataasin nyo yung Guardian Circle. It's a must, man. Anyways, that's it, guys. This is Bowie. Maraming salamat. Don't forget to hit the subscribe button, bell notification, tsaka like button. Maraming salamat, guys. See you in the next video. Peace out! Boosh!